doon sa likuran. Baka doon duman yun. Abangan nyo. Sige, doon tayo. Saan ka pupunta? Akin na yan. Doon. Sige. Ating i-interviewin ang dating gobernador ng probinsyang ito na si ex-governor Segundo Samonte. Ah, sir! Ano ang masasabi niyo tungkol sa ating bagong halal na gobernador? Well, ang masasabi ko riyan eh, ang totoo lang. Totoo lang eh, ako'y nalulungkot sa aking pagkatalo. Pero, sandali lang. Ang nasa isip ko naman eh, wala naman ako dapat pang hinayang dyan. Dahil kasi ang papalit naman sa akin bilang gobernador ng lalawigang ito ay napakabuting tao. Napakabuting tao. At ang kanyang kakayahan bilang isang leader ay talagang hindi mo matatawaran. Unang-una, dahil dati siyang opisyal ng ating hukbong sandatahan. Sir, ayos na ko. Anong ayos ang pinagsasabi mo? Si Vice Governor na ang bagong gobernador. Busy pa rin si Mendoza. Paano ang nangyari yon? Hindi siniguro ng bata mong trabaho eh. Gob, definito akong tinamaan ko siya. Nadamay pa nga yung asawa niya. Hindi siya ang tinamaan mo. Yung bodyguard niya ang tinamaan mo. Bakit hindi mo sinundan para makatiyak? Eh, sir, pwedeng kumantin ng putok ang mga security niya. Ha? Hindi na importante! Ang importante, mapatay niyo siya! Hindi ba may backup ka? Mabuti ho, sir, kung ako lang mahuli ng buhay. Sigurado ho ako hindi kita isasabit. Sir, kung sumabla yung mga bata ni Mayor Cordero, ang mga bata ko lang tatapos sa kanya. Hihintay lang natin lumamig ang panahon. Siguruhin mo lang, ha? Nurse, wala na ito. Patay na. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, Gob. Magandang hapon sa inyo. Gob. Gob. Dinaramdam ko ang nangyari, Colonel. Ah, Governor. Huwag mo muna akong tawagin, Governor. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang may hawak ng titulong yan, Governor Samonte. Siguro pag nakaupo na ako, pwede mo nang obligahin ang iyong sariling tawagin akong Governor. Ngayon pa lang, gagawin ko ng obligasyon yan, Gobernador. At dahil doon, obligasyon ko na rin na tumulong sa ikadadali ng paglutas ng kriming ito na walang kapantay sa kasaysayan ng ating politika. Mayroon ba kayo pinaghihinalaan, Governor? NPA. NPA. Ang makakaliwang tutol sa kaayusan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakalimutan na minsan na si Gobernador Francisco ay isang dating opisyal ng Scout Rangers na walang tigil ng kauusig sa kanila kahit saan man sulok ng gubat. Hindi ako naniniwala dyan. Mm-mm. Sa pagkaalam ko, nangabuso lamang ang pinapatay nila. Mga opisyal ng gobyernong hindi tapat sa kanilang tungkulin. At marami din silang nabibiktimang mabubuting tao, Governor. Ang masa ang kanilang nilalangoyan at kadalasan ay ginagamit na tranchera. Ang huling pag-ambo sa iyo, masa rin ang kasama na nabibiktima. Masa ang nadamay sa terorismo ang gawa ng dulong kanan. Well, kanan man o kaliwa, mahaasa kayo na tutulong ako sa paglutas ng kaso. Maraming salamat, Colonel Ventura. Sana isama na ninyo sa inyong iimbestigahan ang mga taong wala sa kaliwa, wala rin sa kanan,
pero wala rin naman sa gitna. Dahil sarili nilang kapakanan ang kanilang pinangangalagaan. Eh, sino naman daw mga nang-ambos? NPA daw, pero hindi naman naniniwala si Tito Alex eh. Ba't di sila maniniwala? Bakit? Mga santo ba yung mga rebelde yun? Eh, mga demonyo rin yung mga hindi nakakilala, mga taong mabubuti! Naku, Kanor! Manong nang tigilan mo yung bunganga mo, ha? Bueno. Ito! Ito ang demonyo eh! Ito! Teka! O ano? Kahit kailan hindi ka masaway na pagkini ng mga alak! Akin na yung mo sa akin! Yan sabi, akin ka nabigyan! Mas mabigyan naman eh! Lasinggero! Tay! Akin na yung ko! Tay! Lasing na kayo eh! Bakit ako pinakikilaman? Hindi ko naman siya pinakikilaman ah! Kilipin nala! Akin na yung ko ito! Tama na! Eh, ganun lang naman nung nanay eh. Bakit ako pinakikilaman? Hindi ko naman siya pinakikilaman, pero yung pag-inom ko, pakikilaman niya. Matago niya lang ho yun. Tago? Eh, mapapanis yun. Naku, hindi ho. Hoy, alam mo, kung hindi sa'yo, matagal ko na iniwan niya nanay mo. Eh, pagkakaalam ko, kayong gusto iwan ng nanay. Ganun ba yun? Oo. Eh, kunin mo yung ala ko. Tay, magkape na lang ho kayo, ipagtitipla ko kayo, okay? Kape? Okay. Ilalang kape ng bituka ko niyan. Kunin mo yung ala ko. Si Colonel Ventura. Ayun po, Gobernador. Colonel. Kumusta si Mrs.? Mabuti-buti na. She has passed the crisis. Mabuti kung ganun. Ano nga pala nangyari doon sa namaril sa amin? Nahuli niyo raw? Ikinalulungkot ko, Governor, pero hindi ko mga tauhan yung mga nakahuli doon sa bumaril sa inyo. Hindi niyo tao? Pero ayon sa mga testigo, mga PC raw humuli sa kanya. Well, chinek ko dun sa locator charts dun sa headquarters namin. Wala akong mga tao naka-assign dun sa parade. Tinignan ko rin ang record files, walang naka-blatter. So may posibilidad ng mga impostor ang mga yon? Mare. Pero I assure you, Governor, gagawin namin lahat ang aming makakaya para maluktas ang kaso. Thank you, Colonel. Huwag niyo masyado si. Talaga namang wala siyang lakas dun eh. At saka isa pa, tatlo lang ang bata natin sa board. Eh hindi pa teritoryo ng alas natin yun. Ang may sasuggest ko, boss, pakilusin na ni Mayor Tempo mga bata niya para maging gobernador na si Gilbert habang maaga. Mainit pa. Pero darating tayo ron, kumukuha lang ako ng tiyempo eh. Tutal, ang mga operation naman natin tuloy-tuloy. Ah, di ba? Magkano ba ransom na binayad sa hapon na kinidnap natin? Nagbigay ng 10. Neneto tayo ng 5 milyon. Oo. Eh, umawi ating natin. Ayos pa rin. 300 mil ang kubran sa araw-araw. Sa natitira, 50% sa intelihensya. 20 sa kabo, kubrador at administrador, nito tayong 50. Sa lugar ko, wala rin problema. Except sa inirereklamo ng mga barrio captain kay Tiniente Baltasar. Wah! Edi, magaling! Ha? Ngayon, paghandaan natin yung malaking project natin. Ititimbre ko na kay Alasyon. Ako lang bahala. Bakit kailangan mangyari sa atin ito, Isabel? Alex, edi ka nga dito. Kailangan tanggapin natin to na maluwag sa ating kalooban. Kagustuhan to ng Diyos. At lahat ng bagay may dahilan. Mabuti na nga't ako natamaan at hindi ikaw. Ikaw lang ang kailangan nila. Ikaw lang ang makakatulong sa maraming mahihirap at kapuspalad sa lalawigang ito. Kailangan nila ng gobernador na katulad mo. Ang ikinalungkot ko. Baka hindi ka na makalakad. Huwag mo kong alalahanin. Ang importante ay buhay ako. Ibibili mo naman ako ng wheelchair, di ba? Makakakilos pa rin ako. Makakapagsilbi pa rin sa'yo. Hindi na nga lang katulad ng dati.
Ayaw mo yun. Mapipirmi na ako sa bahay. Usap lang ako. Alex, mag-iingat ka. Hindi mo alam kung sino mga kalaban mo. Sa intelligence report, Gov, isa sa inyong mga political leaders ang gumawa ng isang mabigat na kasalanan. Meron siyang ginahasa. Isang dalaga. Estudyante. Yan ang dahilan kung bakit tinarget siya ng taong labas. Nadamay katuloy. Siguro inisip ng taong labas na hindi kayo mag-aalaga ng hayop kung wala kayong propensidad na magiging... sino sa mga leaders ko? Herman Bautista. Yung napatay. Yung ginahasa. Anong pangalan at saan siya nakatira? Lydia Trajano, taga Barigulod, San Isidro. Salamat. Papaya, papaya, pampalambot ng ligaya. Tamisa, tanim mo ba ito? Galing yun sa puno ng tatay ko. May ba ako, Lydia? Naikumplemen ba sa pulis ang nangyari sa'yo? Hindi ho kasi ho. Nangako ho siyang pakakasalan ako pagkatapos ng eleksyon. Nanliligaw lang ho siya sa akin. Sayang. Napatay siya. Hindi tuloy niya natupad ang pangako sa'yo. May napagsabihan ka ba tungkol sa nangyari sa'yo? Wala po. Maliban po sa mga magulang ko. Si Herman, meron kayo siyang napagkwentuhan. Pero hindi naman siguro siya nuna ng chismis, ano? Ewan ko lang po. Diyan ka lang. Ah. Tawagan mo. This is Beta, kami nalpa. Tay. Huwag kunin yung alalahanin nyo. Tay, alisa po si Gobernador. Oh, anak. Maraming salamat to, Gobernador. Salamat sa pagdalaw nyo sa amin. Salamat din, ho. Aha. Basta huwag ka mag-alala, Lydia. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Akong bahala. Isasama kita sa mga scholars ko. Salamat po, Gobernador. Tutuloy na ako. Papatayin! Kailangan natin siya na buhay! Oh!
Alex. Nagsisisi tuloy ako kung bakit nabuyo pa kitang kumandidato eh. Sana na natili ka nalang isang pilantropo. Nagpapaaral ng mga bata. Nang hindi naman ako kinakabahan tuwing lalabas ka ng bahay. Yang nervyos, alisin mo sa katawan. Ang mga taong marangal, mga taong mababait, hindi na nga abuso ng kapwa, ay mahal ng Diyos. Tama. Pero ang sabi ng Diyos, pag-ingatan mo yung sarili at pag-iingatan kanya. Kanin naman ako mag-iingat? Sa mga kampo ni Satanas? Isabel, kukunti lang sila. Ayaw silang padamihin ng Diyos. Kaya siguro ako narito ay ginagawang instrumento ng Diyos para lipuling silang lahat. Para nito? Souvenir. Galing kay Satanas. Gawin mo lang palawit yan sa kwintas mo. Alexander, ayoko ng biro mong yan, ha? Yan, yan ang gusto-gusto ni Taning. Sino naman yung Taning na yan? Si Satanas. Halika na. Harapin natin yung bisita natin. Oh, kumusta mga pasugalan sa mga barangay ninyo? Eh, sa halip pong kumonte, lalo hong dumadami yung sugalang, Gobernador. At karamihan sa mga kabataan, eh natututo na rin magsugal. Hindi lang ho yung Gobernador. Alam naman ho ninyo, kapag kami sugalan, may babae. Dumadami ho ang mga dayong kalapating mabababa ang lipad sa aming lugar. Mabababa pala ang lipad? Hulihin nyo, si Lidyo sa hula. Yung nga isang problema, Gobernador. Nangangamba ho tuloy kami na baka ho pati mga kadalagaan sa aming lugar ay may kahit na mga bugaw. Alam ba ni Mayor Torres ito? Eh hindi naman ho makapag-ooperate ang sino mang may pasugalan nang walang bindisyon ng punong bayan. Kay Tiniente Baltazar, nasabi ba niyo sa kanya ito? Alam niyo naman ho, ang hepe ng pulis, under ng mayor. Diyan ka nagkakamali, Kapitan. Inaanak ko si Luis. Sabihin niyo sa kanya problema niyo. Malaman ko lang naging resulta. Ipalam din niyo sa kanya na nasa likod niyo ako. Sir, andyan nung si Governor. Papasokin mo. Yes, sir. Sir! Nong, ano po? Nong, bakit po? Hindi ka na nahiya? Mga Kapitan del Barrio nang dumayo sa'yo? Hindi ka pa kumilos? Nagbingi-bingihan ka lang? Anong klaseng station commander ka? Sayang ay pinagpaaral ko sa'yo. Kasi Nong, nakatimbre ulat sa taas yun eh. Kaya hindi ko magalaw. Anong timbre-timbreng leche? Basta kung hindi mo kayang buwagin ang mga pasukalang yun, mabuti pa mag-resign ka na. At sabihin mo dyan sa mayor mo, kung hindi kanya kayang suportahan, magbitin na siya sa kanyang tungkulin. Magandang umaga ho, Gov. Mabuti dumating ka, Mayor Torres. Narinig mo siguro ang usapan namin tungkol sa mga pasugalan. Ano yung tungkol sa mga pasugalan? Huwag ka na magmaang-maangan. Nagmumukha ka katuloy siyokoy na puyat. Yung mga pasugalan doon sa tatlong barangay mo. Eh, labago sa loob namin ni Luis ang pananatili ng mga pasugalan na yon. Nataas yung presyo sa taas, kaya magbubulag-bulagan na lang kami. Kaninong presyo galing? Sa provincial commander? Kalimutan nyo na ho yan. Yung pinapangako sa inyo, ipatitigil ko ang mga saklaan at muntean sa tatlong barangay na yon. Dapat lang. Dapat lang. At aasahan ko yun sa lalong madaling panahon. Opo, Ninong. Kung wala kang bayag, Mayor Torres, pahihiramin kita. Marami akong bulugan doon sa aking babuyan. Ang lalaki ng kalembang. O baka naman, tumatanggap ka ng lagay galing sa mga pasugalan, kaya nagiging untouchables. Ah, aba, wala ho. Hindi ako may tumatanggap ni Luis kahit piso. Nagkikisama lang kami. Bueno. Sabihin ninyo doon sa pinakisamahan ninyo, natigilan na niya ang katarantaduhan yan. Maliwari ba? Sir! Pr-
proposal for 4 barangays to be converted into an industrial zone. Maganda. Maganda yan. Pero, Gobernador, hindi palulusutin ang mga bata ninyo sa board na yan. Kaya ka, pumarito ako para humingi ng tulong. Nakakapanghinayang ano? Kung hindi maaprubahan. Nakita na ba ito ng mga investors ninyo? Oho. Nakausap na rin ho lahat ang mga mayari. Ang kailangan na lang, assurance na maikukonvert yun. Magbabayaran na. Magkano naman ang kikitain ninyo? Ho? Wala ho. Yung totoo? Governor, magkagayon man. Balato na sa amin yun nung mayari. Pero hindi yun ang importante. Kahit walang balato, pwede na. Ang mahalaga, yan ang programa para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At yan ang importante para sa akin, Governor. Ang hirap naman sa'yo, BC. Ginagawa mo akong utak galunggong. Hindi ang katulad mo, o tulad ng mga kasamahan mo, ang magsasakripisyo alang-alang sa mamamayan. Saan kukuha ng kakainin ng mga magbubukid kung wala na silang sasakahin? Yung mga libu-libong residenteng nangungupahan doon, saan sila itatapon na, Ber? Bise, alam ko, na alam mo, na nasa likod sa transaksyong ito ay maliwanag na umiiwas sa land reform law. Anong gusto niyong gawin ko dito, Governor? Iwi mo na yung bise. At gawin mong pamunas ng... Magandang umaga, bise. Governor. Ayaw mo kumain? Alam mo, kanina ko pa napapansin. Wala kang kakibo-kibo. Bakit? Nalulumbang iyong dila? O baka naman tinangay na ng pusa? Ang akala ko, sa bilang mahirap makipag-usap, mas mahirap pala sa pipi. May sakit ka ba? Pumunta rito si Luis kanina. Ayun. Nagsumbong sa'yo. Bakit mo naman ginawa yun sa tao? Pwede mo naman pinapunta rito at dito mo pinagalitan. Nang tayo-tayo na lang nakakaalam. Kawawa naman yung tao, napahiya. Opisyal pa naman. Mabuti. Para magtanda siya. Para malaman niya na wala sa diksyonaryo ko ang salitang katarantaduhan. Sabagay, wala naman daw siyang sama ng loob sa'yo. At susundin niya lahat ang sinabi mo. Dapat lang. Dahil napahiya ako sa mga barangay. Pasensya ka na. Oh, kaya na. Yan ang hirap siyang tatlo eh. Parang hindi tayo magkakasama. Ako naman ang mayor niyo ah. Konting diferensya, pinapabuto ang gobernador. Ayun, nasaan pa tuloy si Tinyente? Eh, ilang beses naman ho kaming nakipag-usap sa kanya, mayor eh. Nagtengang kawali siya. Kasalanan niya na yun. Kung sa bagay may katuwiran kayo, pwede ba naman ako magkiusap ngayon? Ano ho yung mayor? 2,000 piso. Isang linggo. Bakit isa sa inyo? Huwag na lang kayong kumibo. Masusunod yan, Mayor. Kahit walang pera. Kaya lang,
Kakausapin ninyo ang libo-libong tao sa aming barangay. Isa-isa sila. Kita, isang linggo lang naman. Umaga, hapon at gabi. Tapos ang pakikipag-usap niya sa kanila. Pero ang pinakikiusap lamang namin sa inyo, umari, paliwanag niyo mabuti sa kanila kung ano gusto niyong mangyari. O kaya takutin na lamang ninyo para huwag nang magsumbong sa amin. Dito! Sir! Congratulations! Thank you, sir. Yan ang police. Keep it up. Si Mayor, nandiyan ba? Tasa-tasa, sir. Sasama ko na kayo. Huwag na. Mamayang gabi, i-blow out kita. Isama mo ang iyong magina. Thank you, sir. Sir! Keep it up. Sir! Sir. Mayor, si Teniente Baltazar, nandito ko. Pamasukin mo. Dali po kayo. Sir, Teniente! Ano ang problema? Mapo ka. Ano ba ang problema, Mayor? Alam mo, si Mindan Nicolás ay tumawag. Kung pare pala niya yung maintainer ng mga pasugalang ni-raid mo. Sorry na lang ho. Hindi nung maiwasan eh. Yun nga sinabi ko, pero alam mo, Teniente, gagastos na mahigit 400,000 ang kumpare niya para sa piyansa at multa ng mga inaresto mo. Talagang ganun ang mangyayari, Mayor. Sa dami yung nila, mahigit 100. At magbibigay ng 50,000 para sa'yo at sa mga bata mo. Huwag mo lang daw ituloy ang demanda. Eh, Mayor, hindi mo pwede yan eh. Sigurado magreklamo ang mga kapitan ng barangay. At isa pa, Mayor, nasa piskal lang ang kaso. Ah, meron din para kay piskal. Hoy, kanor yan niluluto mo dyan. Bilisan mo naman, ang tagal. Andyan na, masyadong apurado, andyan na. Pero, anhing ko mang isipin, ano? Yung offer sa atin ni Mayor, yung alok niya sa atin, nakakahinayang. Isipin mo, 2,000 ang bawat isa sa atin sa loob ng isang linggo. 8,000 sa loob ng isang buwan. Ang laking ginhawa sa pamilya natin noon. Eh, ano naman ang panghihinayang mo doon? Magkaroon ka ng magandang bahay, magarang sasakyan ang galing sa masama. Hindi ka pa ba resisyan sa takbo ng buhay mo? Tayo, kahit mahirap lang tayo. Meron tayong prinsipyo. Prinsipyo? Anong prinsipyo? Nakakain ba yun? Nakabubuhay ba ng pamilya yung prinsipyo? Pag nilagay niyo yung prinsipyo sa katawan niyo, mamamatay ko yung dilat ng mata. Kagaya nun, sayang ang ino-offer sa inyo ni Mayor Torres. Kung tinanggap niyo yung bihayang yun, ikaw yung bahay mo, konkreto na. At itong lintik na lamesan to. Matanda pa sa akin. Dapat to, marmol na. Prinsipyo. Ayan. Ayan! Eto, prinsipyo. Basta't meron ako nito, meron akong prinsipyo. Prinsipyo. Pwe! Si Kanor talaga, oh. Si Kanor talaga, oh. Tumanda na, walang pinagkatandaan. Azamon. May bisita ka yata. Wala naman ako inimbita.
Maupo ka. Salamat. Palagay ko'y bawi na si Jeronimo. Malinis. Lusot si Torres, pati yung mga bata. Oo nga, padre. Ando na tayo, pero problema natin dito. Eh, si Canor. Huwag mong pansinin si Canor. Malit na dumi lang yun. Dumi man na nakakapuing din. Maaaring sumalto ang grupo, nandali sa kanya. Posible mangyayari sinasabi ni Mayor Villacorta, Jeronimo. Si Canor ay may anak na scholar ni Governor. Yung koneksyon na yan, nakakatakot. Sige, Mayor Romali. Sagot ko na si Canor. Ako na bahala sa kanya. Ano ngayon ang binabalak mo? Ano binabalak? Di wala. Tayo wala? Hindi ho pwedeng wala eh. Matitinong taong napatay. At sa nangyari, kayo lang ho pwedeng magbigay daan sa katarungan. Anong katarungan? Kung buweltaan ako, kayo, ano mangyayari sa buhay niyo? Hindi naman ho mangyayari yun eh. Proteksyon lang tayo ni Gobernador. Proteksyon? Proteksyon? Nung mabaril ang asawa niya, nabalda. Naproteksyon na niya. Yung tatlong barangay chairman, bata na yun. Tinatay. Naproteksyon na niya. Tay, kung ako lang ho nakakita sa mga bumaril na yun, di sana lumabas na kayo ng katarungan. Ang kaso ho, hindi ako eh. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na ilabas yun. Canor, mula nang matuto ka uminom ng alak, wala ka na naging kaligayaan kundi magpakalasing. At nawala ka na rin ang pagpapahalaga sa sarili mo bilang tao. At pati na rin kinabukasan na yung anak, nawala na rin ang importansya sa'yo. Tay, meron mo isang magiting na Pilipino na nagsabi ng ganito. Bihirang tao na bibigyan ng pagkakataon na maging isang bayani. Ngayon, Tay, isa kayo sa mga pambihirang yun. Kaya samantalayin nyo na ho. Ay nako, Ilyas. Masasaya lang pagpaliwanag mo sa tatay mo, wala nang mangyayari dyan. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Dali mo na lahat ito sa loob. Sayang sila. Pabubuting tao pa naman. Ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan sa asosyasyon ng mga punong barangay. Ano ang naging resulta ng investigasyon mo, Luis? Wala raw nakakita sa nangyari, Ninong. Pero hindi ako naniniwala. Siguro, Ninong, takot na mo silang tumistigo. May kasabihan. Pasukin mo ang dilim para makita mo ang liwanag. Kunting tiyaga lang yan. Ang tae, pag hinalukay mo, tiyak na may lalabas na tiwa. Yan ang testigo mo.
Jeronimo, hindi naman ako magsusumbong kay gobernador eh. Kung wala ako ron. Jeronimo, tawa ka sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Jeronimo, kilala mo kung may pamilya ako. Makawa ka sa akin, hindi ako magsusumbong. Jeronimo, huwag mo akong patayin. Wala akong nakita, wala akong nakita. Alam ko. Kilala naman kita eh. Mabuti hindi nakarating kay gobernador. Ayos lang yung kanor. Pagbibigyan kita. Mga bata! Tana! Salamat! Hiniroli mo! Salamat! Ano yun? Tingnan nyo! Ben! Let's go! Doon mo galing ang putok! Ayun na! Search the area! Yes, sir. Si Canor Lasengo ito, ah. Tama ang diskarte mo, Gob. Lumipat tayo ng sasakyan. Oo nga, pero nasakripisyo si Ben. Ikaw na bahala magsabi sa pamilya ni Ben. Oo, Gob. Huwawa naman. Ah, pahinga na muna kayo. Opo, Gob. Tana. Alex? Alex, may narinig akong putukan. Sunod-sunod na putukan.
Parang may sumabog pa eh. Pero malayo naman dito. Bakit gising ka pa? Hindi pa ako naghahaponan. Ha? Alas stress na. Mawawalan ka kasi ng kasalo. Tayo na, kain na tayo. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ba si Toyang? Toyang! Huwag mo nang tawagin at pagod na pagod na yung tao. Marami kaming bisita kanina eh. Isabel! Oh, ikaw naman kasi eh. Punyeta! Bata akong dikilatis. Kumakabiyos! Ano ngayon ang sasabihin natin kay boss? Baka naman nakainom yung bata mo. Kaya napagkama lang si Governor ang kanya napatay. Umunong ka ba? Sir, hindi ko ugaling manghiram ng tapang sa espiritu ng alak. Ganun pala eh. Pati hindi yung mismong target na pinatay mo. Gusto kong ipaalala sa inyong lahat. Sa mga labang ko sa Mindanao, ilang beses din ako naunahan. Pero buhay pa rin ako. Dahil accurate ang lahat ng information na ibinibigay sa akin. Bakit mo dinadala dyan ang usapan? Wala namang kinalaman niya sa pinagtatalunan natin, ha? Alam ko, sir. Pero, ang dapat yung sisihin, si Mayor Torres. Kaya siguro wala siya rito. Dahil mali ang impormasyon na ibinigay sa akin kung anong kotse ang gagamitin ng aking target. Kaya ang pakiusap ko lang ho sa inyong lahat. Sa susunod, pabiyaan niyo na akong dumiskarte. At hindi ko kakalimutan na si Aguila ay isang ex-PC Ranger. Tinuwente! Naikwento po ng tatay ko na bago maambush ang Victory Parade ni Gobernador, nakita niya po si Jeronimo. Marami kasamang armadong lalaki. Kailan mo uling nakita si Jeronimo? Mga 7 taon lang po ako noon. Pero nakikilala ko siya kahit ihalo siya sa maraming tao. Ganun ba? Maraming salamat, Elias. Ako nang bala makipag-usap kay Ninong. Mag-ingat ka. Sige po. Salamat po. Sige. Sir! Ito na sila, Diñante. Hindi na ako kailangan, Mayor. Hindi mo na sila kailangan? Oo, Mayor. Pasensya na kasi sa abala, ha? Ayos lang ko yun, Epe. Bigla yata ang naibang plano mo. May maganda akong lead, Mayor. Kilala ko na kung sinong kriminal. Yung puno mismo. Magandang gabi naman. Ah, may pinabibigay lang ho sa inyo.
Ready! Aim! Fire! 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 Gobernador, wala ho akong nalalaman sa sinasabi ninyo. Upo! Hindi mo kilala si Jeronimo Hidalgo? Paalala ko sa iyo. Dati siyang PC. Nadistiro sa Mindanao. Nagawol. The discharge! Napunta sa iyo nung revolusyon sa EDSA. Kinuha mo ang close-in security nung panahon ng eleksyon. At hanggang ngayon, nasa iyo pa rin. Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi mo kilala? Hindi ko talaga kilala ang sinasabi niyo. Ang mabuti pa, isuko mo siya sa akin. Huwag mong hintayin pang pumutok muli ang bulkan pinatubo. Talagang wala akong alam sa sinasabi niyo. Pompiyang pa lang yan. Sa susunod, lahat ng instrumento ng musiko patutulugin ko sa mukha mo. Pakakalis ka na! Kahit saan mo pa itago si Jeronimo. Kahit diyan sa tumbong mo. Hahalukain ko. Itanim mo yan sa utak mo. Samahan siya. Lintik lang ang walang gante. Sir, ano yan? Ano sa tingin mo? Mapa. O, mapa pala eh. Pero, korting pugita. Kung pugita man yan, bakit ulo lima galamay? Dapat ulo eh. Walo, di ba? Octopus. Ocho. Walang hiya. Mukhang nag-iisip ka na ngayon, ah. Akala ko ang utak mo nandito. Umakyat na pala dito, ah. Nakakachamba lang minsan, sir. Akala ko kasi ang alam mo, puro ganun lang, ah. At ganun. Si sir naman, oh. Hindi naman, ho. Paliliwanag ko sa'yo. Sa lalawigan natin, labing apat ang bayan. Ang siyam na mayor na nanalo ay sa tiket natin. Yung lima ay nasa tiket ni ex-governor Samonte. Itong unang galamay, bayan ni Mayor Torres. Dito napatay si Teniente Baltasar, si Canor, at yung tatlong barangay captain. Dito naman sa bayan ni Mayor Villacorta, dito tinututulan ang agrarian reform. At dito naman, dito namumugad ang mga pusakal na kriminal na dapat natin linisin. Mga drug pushers.
bayan ni Mayor Manahanyan. At dito naman sa bayan ni Mayor Tempo, kung natatandaan mo, muntik na akong mapuruhan dito ng sniper sa bahay ni Lydia Trajano. At dito naman sa bayan ni Mayor Cordero, dito nakuha yung tatlong hapong kinida. At dito nagtatago si Jeronimo. Kaya ikaw, Abando, talasan mo ang iyong mga mata. Itong limang mayor na ito, yun ang mga kalaban natin. Kaya gamitan mo ng utak. Ah, umakyat na ba? Eh, sino naman kaya ang pinakaulo? Kalimutan mo muna nangyari sa'yo. At saka na natin ayusin yan. Sa ngayon, asikasuhin mo muna ang pagkakaperahan natin. Wala ho akong problema sa akin lugar. Kailan ho ako makakabawi sa Alex na yon? Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ano ba, may lakad ka pa ba? Wala na, bakit? Eh, pupunta raw dito yung mga estudyante natin. Dito raw sila magre-rehearse, para ba doon sa stage play nila? Alam mo na, for your approval. Nagbanda ka ba ng mga kain? Oo, nagpapaluto na kay Toyang. Ah, mabuti pa, i-check ko na, no? Toyang? Toyang? Sir, may lakad pa ba tayo mamaya? Wala na. Pwede ho muna kami umuwi. Oo. Oh. Pero buksan niyo yung mga radyo niyo. Opo. Kumain muna kayo. Thank you, sir. Salamat po. Ikaw, Bando. Hindi ba naka-schedule ka rin umuwi ngayon? Sana nga po. Pero kung kailangan niyo ako, magpapaiwan na lang ako. Aba, wag. Kawawa naman si Mrs. Isang linggo ng dieta. Ikaw rin. Baka mag-alboroto yung alaga mong kobra. Pahihirapan mo si Mariang Palad. Baka mangalay ang mga daliri mo. Baka mapasma. Hindi na makakapagpuputok ng baril. Eh, alam ba mong patutukain ko? Aba, di yung alaga mo. Sige, umuwi ka na at ang makatuklaw. Kaya na muna. Wag na po, Gobernador. Eh, nagugutom na nga yung hugga ko. Pakakainin ko. Salamat po, Gobernador. Jeronimo, andyan na. Sige, salubungin niyo. Hudas ka? Ba't mo ako dinala dito? Ang akala ko pa naman ang bait-bait mo. Yun pala, may masama kang balak sa akin. Ikaw naman, oh. Sige, ikaw rin. Kapag ikaw ay nasintensya ng 10 taon, sa impyerno ka pupunta. Hindi lang yun. Alam mo ah, kalbo ang pepay mo. Alex, ano yung pepay? Yun ang ginagamit pag nang-iispikikay. Naku, bastos yun. O di palitan natin. Makasabihin nila, bastos ang gobernador. Tama, palitan natin. Ano? Palakang may buhok. Palakang? Mayroon bang buhok ang palaka? Oo! Ngipin nga ay nakalubog. Ngipin? Mayroon ba nun? Oo! Maganda yan. Palakang may buhok, ngipin nakalubog.
Okay, approve. Ayos na ba mga bangkero? Pareglado na, boss. Ano, Cap? Ayos ba ito? Kikita na naman tayo ng malaki dyan, Jeronimo. Pero, mas malaki yung darating na bagong shipment. Sigurado bang may bayar ito? Mukhang wala kang tiwala kay Kapitan, ha? Kala ko, di kasasamang pumalaot ngayon, eh. Pwede ba naman yun, eh? Hanap buhay ito. Sino pang ngayon? Ayaw ko. Ano po ito? Kailangan niya? Erning, ano yun? Diyan ka lang! Huwag kaalis dyan! Sige, tuloy niyan. Sir, may tawag ko si Abando. Alpha to Beta, come in. Oh, dito karga yan. Dismiss lang, ha? Teka. Nasaan? Nando po sila. Doon sa bandaron. First team. Second team. Gobernador Francisco ito! Kayo'y aming napapaligiran! Tumuhuna kayo! Thank you.
Hindi ko alam naman. Ikaw ba may parating ng mga kargamento? Hindi ho. Sino? Hindi ko alam. Tawon lang ho ako rito. Sino ang namumuno rito? Hindi ko alam. Di mo alam, ha? Sasabihin mo ba o gagawin kitang sardinas sa walang ulo? Sino? Siya! Siya ho! Si Jeronimo! This is Governor Francisco. Identify yourselves. Si Major Nicolasito. No provincial command. You may come forward. Alisto kayo. Ano nangyari dito? Smugglers. Lumaban. Kaya napilitan kami paputukan. Bakit hindi man lamang humingi ng assistance sa amin? Napakabilis ang pangyayari, Major. Wala nang panahon para itimbre sa inyo. I don't think that is the only reason. Alam niyo na meron kami mga radyo and all you have to do is to contact us. Mahirap na, Major. Baka mayroong isa sa inyo na may kumpare sa mga smuggler. May chuchu. Magiging bulilyaso ang lakad namin. Hindi yata maganda biro mo. Major, malapit nang tumilaok ang manok ni San Pedro. Palagay ko, hindi na oras para magbiro. Kaya nasa iyo yun, kung tatanggapin mo biro o totoo. Ayan mga smugglers. Ayan ang ebidensya. Ito turnover ko sa inyo. Bigyan mo lang ako ng inventaryo for my files. And I want to know the disposition of the case. I'll do that. Dalhin ang tatlong yan! Oh, Major, hanap buhay ito.
Baka may komisyon ka sa funeraria. Pakihatid na yung mga bangkay. Baka bumaho pa rito. Gobernador, hindi ako ahente ng funeraria. Masama itong nangyayaring ito eh. Isang malaking operasyon natin ang nadali. Baka naman napasukan na tayo ng isang deep penetration agent ni Governor. Hindi po pwedeng mangyari yon. Piling-pili ang mga tao natin. Eh bakit nga nangyari yon? Huwag ka mag-alala, Tony Varano. Si Jeronimo ay nasa mabuting kamay. Kailangan ko siyang makausap, Gobernador. Gobernador ang kausap mo. Hindi ka pa naniniwala? Gusto ko siyang piyasahan. Illegal possession of firearms, economic sabotage, multiple murder. Sa palagay mo kaya, Attorney, pwede mo siyang piyasahan? Magawaan mo man ang paraan. Palagay ko hindi rin maaari. Kami lang ang tao dito sa Kapitolyo. Wala nga asikaso sa mga papeles mo. Linggo ngayon, Attorney, baka nakakalimutan mo. O baka naman talagang hindi ko marunong magsimba. Determinado si Gobernador na ilantad ang lahat ng utak sa organisasyon sa pamamagitan ni Jeronimo. Sa papano pa lang, hindi ko alam. Papano? Lahat kasi ng trabaho niyo, puro palpak. Dati, usok lang. Ngayon, apoy na. Gusto mo ko, ako naman ang gagawa ng paraan. Tama! Pare-pareho lang kayo eh. Major, ano ang maganda natin gawin? Kailangan patayin niyo muna ako. Para mabasa niyo sa utak ko kung sino-sino hinahanap niyo. Kaya lang, Gob, meron tayong Commission on Human Rights. Sasabit kayo. Tinatakot mo ba kami? Ha? Ha? Abando. Ha? Kailangan tapusin na ito, Gobernador. Masyado madaldal. Bumulutin ko ang dila nito para natigo. Pag ginawa mo yan, Abando, mababasa mo ang utak niya. Malalaman mo kung sino ang ulo ng pugita. Group, may naghahanap po sa inyo sa labas. May kailangan ko sa akin, Major. Gob, kailangan ko si Jeronimo. Si Jeronimo ay nagkasala sa batas. Bilang gobernador, ay hindi ko siya pwedeng ibigay sa inyo. Hanggang hindi pa niya sinasabi kung sino mga utak na nag-utos sa kanya para perusyuin at ang kaing patayin ang gobernador ng lalawigang ito. Hindi mo maaaring magawa yan, Gob. Kailangan madala ko si Jeronimo sa kampo at kapag ka hindi mo binigay, pananagot naman sa batas for cuddling a criminal. You seem to forget, Major. I also have police powers. Kung gusto ko siyang ibigay sa inyo, pwede yun. Pero kung ayaw ko, wala kayong magagawa. Maski sa ang libro ng batas, makikita mo yon. Pero pag ang isang militar ay nakipagkuntsaba sa mga kriminal, malaking pananagutan yan sa libro ng batas. Ako ba pinaliringgan mo? Major, ang parinig, masakit lamang pakinggan kung may katotohanan. Pero kung wala naman, tatawanan mo lang ito, hindi ba? Totoo yan. Oy, bakit hindi ka tumatawa? Hindi ko galing lumiti. Ganun ba? Huwag mo sabihin sa akin pinaglihi ka kay Dato Puti. Nakalamukot ang mukha, hindi ngumingiti. Maiba ako, Major. Ano nangyari doon sa mga smugglers na itinerror over ko sa inyo kagabi? Nagtangka silang tumakas. Kaya pinagbabaril nyo. Pinatay. Dead man, tail, no tails. Ganun ba? Pinangangalagaan ang katarungan ng walang sala.
Ngunit nagpapahamak ang kasalanan sa tampalasa. Hindi ako nagpunta rito para pagsabihan mo na kung ano-ano. Sandali lang, Major. Tandaan mo ito. Kinasusuklaman ng Diyos ang tampalasan. Natutuwa siya sa matuwid. Oh, Major. I think you need a haircut. Pwede nang itrintas yan, ah. Baka kutuhin ka. Hala ka, ilipad ka sa bulkan. Men, let's go! Talagang matigas, Gobernador. Ayaw kumanta. Kakanta rin yan ang sarumbang, eh. Kumuha ka ng yelo. Yelo? Isang blocking yelo. Get ready. Sir, malapit na tayo. Ready, Kapitan. Men, manda kayo lahat. Geronimo, alam mo kung gaano katagal malusaw ang yelong yan? Palagay ko mga 3 oras at kalahati. Pero dahil nakatungtong ka riyan, sa init ng mga paamong may alipunga, 45 minutos lang, lusaw na yan. Ganyang katagal abuti ng buhay mo, 45 minutos. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino ang ulo ng pugita. Pero pag sinabi mo, tatagal ang buhay mo ng maraming taon. Hmm.
takutin, Gobernador. Pag namatay ako rito, sasabit ka. Mali! Paano akong sasabit? Eh, ikaw na nakasabi dyan, ulol. Pananagutan mo pa rin ang pagkamatay ko. Mali pa rin. Pag namatay ka, lalabas na nagpakamatay ka. Nagbigti sa sama ng loob. At yung lusaw na yelong yan, lalabas na naihikas sa luwal sa takot. Ngayon, Jeronimo, sasabihin mo na ba sa akin kung sino ang ulo ng Pugita? Matigas ka. Tinitsa ko sa'yo. Hindi mo naabuti ng paghuni ng kilyawan ni Isay na mabataang buray. Yari ng kabaong mo. Kaya sasabihin ko na sa'yo kung sinong ulo ng Pugita. Si ex-gobernador Segundo.
Hindi mo ako pwedeng patayin, gobernador. Alam ko! Kailangan mo pa ako! Sa reinforcements. Pero, wala na pong power at tower base sa atin. Pati yung mga telepono, naputulan na nila linya. Gobernador. Major Nicolas. Putang ina mo rin.
Hindi ako nagkamali. Oh, what? Oh. Ikaw pala ang anay na sumisira sa magandang pangalan ng konstabularya dito sa ating lalawigan. Taong ina mo! Sabihin mo sa mga bata, magsiuwi na sila. Iwasan nyo muna ang maggrupo-grupo, ah. Itago ninyong mabuti ang mga armas ninyo. Sir, paano kung makilala nila ang naiwan natin mga patay? Jo, ang mga patay, hindi maaaring tumistigo. Total, patay na si gobernador at si Bisi na ang uupo. Wala tayong problema, may problema pa tayo? Yung pera ng mga bata, ibigay mo na sa kanila. Yes, sir. At kung mag-good time kayo, huwag dito, ha. Doon, pumunta kayo sa Maynila. Yes, sir. At ang importante, Joe, wala ako rito, ha. Hindi niyo ako nakita. Hindi niyo ako kilala. Maliwanag ba? Sige na. Yes, sir. Hindi nyo ba kailangan ng security dito? Wala. Total, wala naman tayong problema. Kayo nang bahala ni BC rito, ha. Ako, luluwas din ako ng Maynila, eh. Sige na. Tayo na! Hello, darling.
Oh, eh, segunding ito. Nandito pa ako sa rest house. Pero, luluwas na rin ako ng Maynila eh. Tuloy-tuloy na ako sa airport. Nakaganti na rin ako sa hayop na Alex Francisco na yan. Amanos na lang kami. Oh, eh, hintayin kita sa LA. Oh, hintayin kita ron. Oh, sige. Okay, bye. Hindi mo ba ako isasama? Alex? Buhay ka? Ano ang tingin mo sa akin? Multo? Humihinga. At ang dugong dumadaloy sa akin mga sugat. Ay totoong dugo. Hindi nalmiris na atsuwete. Kalimutan na natin ang nangyari. Sabihin natin, isang masamang panaginip ito. Tutal, buhay ka naman eh. Buhay ako. Paano yung mga taong namatay ng dahil sa gagawan mo? Alex, Alex, alam mo naman ang politika eh. Merong mga tao talagang sumisipsip sa mga taong katulad nating mga politiko. Na handang magsakripisyo ng buhay nila. Ang importante tayong dalawa. Magkano ba ang ginastos mo nung eleksyon? Ibabalik ko. Ibabalik ko. Dodoblihin ko. Dodoblihin ko. Hindi ko kailangan ng pera mong nanggaling sa lecheng kasamaan. Alex. Alex, kalukuhan naman yun eh. Ang pera ay pera. Maski na pinagtuluan mo ng pawis o galing sa wedding, galing sa masama, pare, pera pa rin yan. Pwede mong gastusin. Ha? Hindi ko kailangan yan. Ikaw ang kailangan ko, segundo. Para panagutan ang lahat na kawalangian mo. Alex? 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 Triple. Titriplihin ko, ha? Triple! Triple! Ha? Triple, ha? Triple! Hindi ka makuha sa pakiusapan, ha? Talagang hindi ka makuha sa pakiusapan. Sayang, tinanggihan mo magandang anak ko sa'yo. Ngayon talagang kailangan patayin na kita. Segundo, ang baril ay hindi puputok kapag walang bala. Siguro kailangan mo ito. Pero ito, tinigya ko. Alex? Alex, nagdudulong lang ako. Puputok.